Ano ba? Naguguluhan ako. Ba't ganun, sis? Parang wala lang talaga in-apply. Pero, to be honest, hindi ko gusto. Huwag muna natin i-judge. Sige, i-wear test muna natin. Very waxy. Not a fan. Hindi ko gusto yung ganung lasa. Ayan na. Ang hirap niya talaga. Sa tulo lang. Galit na yan. Galit na. I'm not happy. Hopefully, hindi naman sumama ang loob ng FS sa akin. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So today, ang ating i-review ay FS Cosmetics Features and Shades. Ayan, it's been a while. I think meron na akong full face first impression na FS, pero years ago na yon. So try natin sila ngayon 2024 kung kumusta. May mga nakikita ako. Puro bago ito. Pero hindi tayo mag-full face, guys, kasi ito ang focus natin for today. We have the serum foundation and the glowy skin tint. I'm excited. And then, meron din tayong powder lip mats. So, isa-swatch ko sa inyo lahat ito. Pero magsimula muna tayo sa base natin. So, as you can see, wala pa ako nilalagay sa aking face. Sana pwedeng side by side, ano, para makompare natin kung anong difference nila and ano yung mabebetan ko dito sa dalawang to. Okay, so sa right side, glowy skin tint tayo since konti lang naman yung mga blemishes ko dito. Ito yung medyo malala eh, sa left side talaga. Hopefully, okay yung coverage nito. Sana pareho. Oo. This is the glowy skin tint. Meron siyang hyaluronic acid and SPF 35+. Vegan friendly, paraben free. PR to guys, pero alam nyo na. You know the drill. Dalawang shade yung binigay nila sa akin. So, ang shade na available is dalawa talaga. Isang crystal and isang porcelain. Sheer, lightweight, sheer coverage makeup that enhances your natural complexion with a subtle luminous finish. It leaves your skin moisturized and radiantly fresh looking. And dahil may SPF, it helps shield your skin against harmful sun rays. I'm very excited, so let's do this. Let's swatch yung dalawang shades. Tignan natin kung anong difference, ha? Unahin natin si porcelain. So, ganito yung packaging niya, guys. Ayan. Squeeze tube. Medyo watery. And as you can see, talagang very thin lang siya. So, let's see. This is porcelain. Hindi ko masabi, actually, kung anong tone to. Pero, I think more on neutral. Hindi ko masabi, eh. Pag hindi ko masabi, neutral. Neutral na lang, to be safe. Next shade is crystal. Ah, ito na. Medyo dark na si crystal. Ayan yun. Ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. Si Crystal yung medyo pinkish yung undertone. So, since dalawa lang yung shade, kung cool undertone, I think mas okay tong si Crystal. Tsaka siya yung nagdi-disappear sa skin. Ito, it's too warm. Pero okay din. Teka lang, ang hirap mamili. Parang almost the same. Wait lang, isa pa nga. Nahihirapan ako. So, ito si Porcelain. And ito naman si Crystal. Ah, mas maputi si Crystal ngayon. Ano ba? Naguguluhan ako. Ba't ganun, sis? Parang pareho lang sila. Honestly, hindi ko talaga makita. First time ever na dalawang shade. Hindi ko talaga makita yung difference. Parang magbo-work pareho eh. Very sheer lang naman siya. Pareho na lang kaya. So, ito yung ginamit ko, yung daliri ko. Kasi parang mas okay kung daliri. Sa totoo lang. Sige, try natin brush. Pero habang tumatagal siya sa skin, nag-oxidize siya. So, again, this one is crystal, yung mas light. Si porcelain yung mas... Kay porcelain na lang tayo. Ito talaga, safe na talaga to. Kaya pala hindi ko siya ma-distinguish kasi hintayin mo talaga muna siya mag-set. Pagka first na swatch, akala mo pareho ng shade. So, porcelain tayo. Gamit tayo ng brush. I will be using itong individual brush. I'm using itong foundation brush. Gusto niyo ba ng restock nito, guys? Let me know. Kasi ang ganda nito, one of the best foundation brush talaga ever. Hindi dahil brand ko to, but maganda talaga siya. Pang blend. Kahit ng skin tint. Kahit na mga cream blushes. On application, okay naman. Pero, definitely wala kang makikitang coverage sa kanya. Para lang akong nag-a-apply ng cream, honestly. Kaya, I'm not sure kung ito talaga yung gagamitin ko for today. Kasi, parang wala lang talagang in-apply. Oh, by the way, nag-sunscreen lang ako ang ginamit ko for today. Is BLK Skin Brightening and Soothing Day Moisturizer. Meron na rin siya SPF na 50+. Don't skip your SPF, ha? Naku, summer na. Lalo na summer na ngayon, ha? Kalimutan niya na lahat. Huwag lang ang sunscreen. Ito siya on one side of my face. As you can see, nag-brighten up yung skin ko. Pero wala siyang naitulong sa ko. Walang coverage. Wala. Talagang sheer. Sheer kung sheer. Okay naman siya. Ang ano na lang dito is powder, eh, no?
So, ito yung side na wala pa. So, talagang daily skin tint lang to. Ano nga pangalan mo ulit? Glowy skin tint. Pang everyday lang. Pero it's lightweight ha. Wala akong ma-feel. Ngayon, nag-set na siya. Very comfy ha. To be honest, parang wala lang. Parang gusto ko na mag-powder after this. By the way, 30 grams pala ang laman nito. And it's made in Taiwan. Next is yung FS na Serum Foundation. Tatlong shade yung nandito sa akin. With hyaluronic acid, niacinamide, pearl extra, SPF 35+, plus natural luminous look that lasts all day. So, wala siyang sinabi about coverage, so yun yung malalaman natin. Basta meron siyang mga skincare ingredients sa kanya. Tapos, radiant glow din. Sana mapantay dito kasi glowy yung finish nung skin tint. Let's see, tatlong shade yung available. Ay, ang ganda pala ng itsura niya. Okay, ganito ang packaging niya. Ayan. And squeeze tube lang siya. As you can see. So, this is butter. Ayan, si butter. Ito naman si vanilla. Uy, mas light pala si vanilla. Mas light kasi siya dito eh, sa box eh. So, lightest si vanilla. Sure na ako. This is the darkest one. Ito yung brulee. We have vanilla, butter, and brulee. Siyempre, kay butter tayo. Usually, sa gitna talaga ako eh. Let's use a brush. Kitang-kita ang glow, mga sis. Ayan, oh. Madali naman siyang i-blend, pero ayun nga, coverage siya is sheer lang din. Parang okay siya na pang everyday lang. Kung hindi nyo kailangan lang ganun ka grabbing coverage. Again, ang ginamit kong shade is butter. Isang layer lang to. Very comfy niya. Para lang ako nag-a-apply ng moisturizer. Ang gaan-gaan niya talaga sa face. Pero, fairness, ang radiant tingnan, oh. Wala akong naaamoy. Merong konti, very faint. Pero, ano naman, okay naman yung amoy. Hindi masangsang. So, ayan siya once applied. As you can see, kitang-kita pa yung mga blemishes natin. Very sheer lang, pero definitely yung glow. I like the glow. Gustong-gusto ko yan. Pero, tingnan nyo, pag kinompare ko na with the other side, ito kitang-kita yung redness ko. Parang gusto ko siya ilagay din dito sa kabilang side. Hindi kasi pantay, oh. Hindi pantay, no? Sige, ilagay na natin siya. Basta tandaan nyo, ito yung under, yung nasa ilalim ng foundation is yung skin tint. Nabitin ako sa coverage nitong skin tint. So, ilalagay ko na rin yung foundation here. Ayan, para mahabol natin yung coverage no, sa kabilang side. Mas okay pag brush yung gagamitin nyo para makuha nyo talaga yung coverage. Oh, by the way ha, may mga nagsaano kasi sa akin na hindi kasi ako nagpa-prep na skin kapag ka nagre-review ng foundation. Usually, sunscreen lang yung nilalagay ko. Kasi gusto ko i-test out yung mismong foundation. Siyempre, pagka tinulungan mo na siya, parang cheating na yon, no? Siyempre, gusto ko i-test out yung siya lang. Anong effect niya sa skin ko ng siya lang. Tapos, siguro next time na natin i-try siya, diba, with other, ano. Basta pag first impression review, sunscreen lang talaga yung ginagamit ko. Kapag ka nag-work siya sa akin without any primer, eh di okay talaga siya, diba? Less product pa. Mas matipid, diba, in short. So, ito na siya. Again, dito sa kabilang side, andito yung glowy skin tint, and then the foundation. Honestly speaking, nung nilagay ko na yung serum foundation, parang na-emphasize yung mga pores ko dyan. Pero dito, nung serum foundation lang, okay naman siya. Dito, parang ang oily-oily ko na kagad. Hindi yata okay na magkasama silang dalawa. Sana yung serum foundation na lang. Anyway, pero at least napakita ko sa inyo na ganyan yung itsura niya. Honestly, sa nose, parang may problema ako sa ilong. Parang hindi ko makapit dito. Dito lang naman. Ayan, oh. So far, yung serum foundation ang gusto ko. Yung glowy skin tint, sobrang bitin ako sa coverage. And at the same time, medyo parang malagkit siyang tingnan. Ito, pinatungan ko na ng serum foundation, pero hindi maganda yung finish niya. Ang ginamit ko na powder guys, itong Strokes Perfect Veil Setting Powder, clear. Na-mattify na yung ating face. Pero, to be honest, hindi ko gusto. Parang sobrang na-emphasize yung, bakit parang, hindi ko naman nakikita yung whiteheads ko. Bakit kitang-kita ngayon? Ano yan? Tapos, meron talagang area dito sa ilong ko. O ayaw niya talagang kapitan. Ayaw mo? Okay. I don't know. Medyo, huwag muna natin i-judge. Sige, i-wear test muna natin. Honestly, medyo nahirapan ako. Lalo na dito sa nose, kung hindi pa ako naglagay ng highlighter. Guys, patchy siya sobra sa ilong. Tapos kitang-kita yung mga whiteheads ko. Sa nose lang naman ako nagkaroon ng problema. At saka dito kasi may sugat ako dito. Yung pimple na pinanggalingan. Ayun lang naman, so far yung serum foundation ang medyo tolerable for me. Yung glowy skin tint, it's definitely
hard pass. Kasi hindi talaga siya compatible sa skin ko. Kahit na pinatungan ko siya ng serum foundation, parang hindi ko bet talaga yung itsura. Ito, forgiving pa eh. Okay pa sa akin to eh, yung serum foundation. So, ayan na ang itsura on my face. Ayoko rin muna mag-judge at magsalita ng tapos kasi i-wear test natin to kung kumusta siya kapag ka nag-oil up na ako. Pero for now, it's okay. Okay naman sa ngayon, ha? Yung mga ibang products na ginamit ko sa face, as usual, nasa description box. Dito na tayo sa powder lip mats. Meron tayong 7 shades in total. Powder lip mat, ang regular price niya is 338 pesos. Kiss-proof daw to! Highly pigmented, easy to glide on lips. Lasting wear, enriched with vitamin E, intense, vivid color that stays true throughout the day, ha? Sama natin sa wear test to. Lightweight texture and flawless matte finish, and it's comfortable daw. Paraben free and vegan friendly. So let's swatch lahat. Okay, let's start with Tees. Ito si Tees. Ito siya on swatch. Alright, and then let's swatch. Oh wow, sobrang pigmented. Ang gaan-gaan lang ng kamay ko, guys, promise. Meron siyang aftertaste na parang kandila. Very waxy. Not a fan. Hindi ko gusto yung ganung lasa. So, ganito yung itsura niya on my lips. I'm sorry, hindi perfect. Hintayin natin siya mag-set, ha? Gusto kang malaman ko talaga kiss-proof siya. Magaan naman siya sa labi. And kahit nakailang beses akong mag-ganyan-ganyan, mukhang kiss-proof nga to, ha? And it's matte. Sa ngayon, isang shade pa lang yung sinwatch natin. Hindi siya yung matte na parang matigas sa labi. Hindi. Very comfy naman, in fairness. So, ito si Tees on swatch, on my lips. Hindi talaga ako fan ng amoy. Hindi ko gusto yung amoy nito. Let's see kung talagang kiss-proof. Ay, hindi. Meron pa eh. Feeling ko matagal lang siya mag-set. Hintayin natin mag-set, ha? Kasi meron pang konti. Hintayin natin kung mag-set siya. 2 minutes. Meron pa rin, pero minimal. Pero ang tagal na nun, ha? 2 minutes. Meron, pero minimal, okay? Hindi siya definitely kiss-proof. Meron, but minimal, pero hindi naman nagta-transfer. Hindi naman niya sinabing transfer-proof eh. Pero definitely, meron pa rin transfer. Pero, hindi niya na-istorbo yung itsura sa labi. Huwag kayo mag-alala, i-wear test natin to. Ito si Runway naman. Oy, nice. Medyo brownish to. Wet tissue lang tong ginamit ko pantanggal. And, makamadali siyang tanggalin. Runway. So, ito si Runway. Medyo brownish siya. Ang ganda nitong shade na to. I like this. Ang laman pala nito, guys, is 6 grams. Next shade is Uptown. Uy, nice. Para siyang medyo mauve, pero deeper mauve. Nahirapan ako dun sa shape. Medyo malapad kasi siya. Ang hirap dun sa corners ng lips ko. Mahirap talaga yung labi ko. Kaya, sa true lang, hirap talaga ako dyan sa labi ko. Kasi parang masyado nakapaloob yung corners eh. So, I'm getting this disposable na lip applicator. Ayan, available sa Easy Brushes to clean. Ayan, kung kayo ay hirap din, ayan, mas maganda na gumamit ng ganito. Kung personal use, pwede nyo itong hugasan, i-wash. Nakakatulong din siya na blurred out yung lippy. So, ayan si Uptown. Bet ko rin to si Uptown. Ganda. Okay, ballerina. Oh, ayan siya. Medyo na-emphasize na yung dryness ng labi ko. This is Ballerina on my lips. Ito siya on swatch and ito siya on my lips. Guys, maglalagay lang ako ng lip serum kasi nagre-reklamo na yung lobby ko. Ayun na, oh. Nagbabalat na siya. Break muna daw. Wait. YOU. Ay, si Glow Lip Serum. Okay, hintayin lang natin itong maano ng konti. Ah, ito si Vogue. Alright. Sa swatch, parang medyo may pagka-bluish siya. Pero nag-warm siya nung nilagay ko sa labi. I'm not sure kung cool undertone to or warm. Pero ito siya on my lips. So that's Vogue. Next shade is Rebel. Ayan, si Rebel. Parang almost pare-pareho na yung kulay nila, ha. Alam niyo ba, kaya hindi ako masyadong nagsusuot ng red na lipstick. Kasi hirap na hirap ako sa labi ko. Kahit matagal na ako nagsuswatches, talaga na nagme-makeup, hirap na hirap pa rin talaga ako. Ayan na, ang hirap niya talaga sa tulang. Kaya minsan mas okay pa na hindi ko ginaganon eh. Kasi hindi kasi even yung labi ko. Iba yung shape sa lower lip. So, that's that. I tried my best. So, ito si Rebel. Ito definitely warm. Sorry sa swatch, ha? Hirap ako eh. Woo! Last shade na tayo. This is Brandy. Oh, medyo dark to. Oh, it's wine. Parang wine. I know! Brownish. Sa true lang, FS, sana mag-step up sila sa shade range. Kasi, ito na naman ako nangingialam. Well, as a consumer, gusto ko lang banggitin yun. Yung shades kasi parang very common na siya. I mean, ito, like this one. Pwede ako mag-name ng shade na meron akong ganito.
definitely. And also this one. Meron akong mahanap ngayon na meron akong same na same. Ang nakita kong kakaiba is yung third one, which is Uptown. Uptown is nice. And then yung second one, yung Runway. Ito yung nakikita kong medyo kakaiba. Medyo ah. Last shade, Brandy. Oh. So, itong lahat ng shades. So, ganun dito ka. Okay na tayo. Pero ano, takpan ko lang yung mga kailangan takpan, ha? Okay na rin ako kay Brandy. Dark shade, para makita natin, ma-wear test natin. Tsagawa talaga ng mga nagdaanan ng pimple. Sunny's Face gamit ko ngayon. Tinatry kong takpan yung mga pimple. I'm trying my best. Ayan na nga natin yan. Galit na yan. Galit na. Ayan na nga natin yan kung ayaw niya magpatakip. Diwag. It is now 1:46 and wear test natin to. Kumusta siya? Sa buong araw. Pero honestly, I'm not happy. I'm not happy. Parang ano, parang may kulang. Parang may gusto pa akong i-blend. Kaso ayoko nang galawin kasi baka maistorbo na yung pinaka base natin. Ito lang naman sa side na to. Ito yung serum foundation. Wala tayong problema. Ako, okay sa akin yan. Pero yung, ito ha, yung serum foundation, parang skin tint lang din siya for me. Hindi talaga siya foundation kasi very sheer lang yung coverage. Pero yung glowy skin tint nila, yun yung parang moisturizer lang. Kasi talagang wala siyang coverage. Yung serum foundation, kahit pa paano may coverage siya. And nakita niyo naman kanina, ang bilis niyo matakpan yung redness ko, ba? Diba? Nag-even out yung skin tone ko dito. At saka maganda yung finish niya. Okay, so wear test na lang natin siya kumusta on my oily skin. And kumusta siya sa natural lighting. So tara. Okay, ito siya on natural lighting. Guys, nag-email ang Baguio Oil. Kukunin daw ako as influencer. Ang oily ko buong araw. Promise talaga. I don't like this. I'm so sorry. Hindi ko talaga gusto yung base. Both sides. Mag-blot na nga lang tayo. Para mapakita ko sa inyo. Unahin natin to ha. Magkaibang blotting paper yung gagamitin ko. Nalagyan ko pa ng laway. I'm sorry. Tumatagos talaga sa blotting paper yung oil, oh. Oh, oily ka. Naku, nasa isang side pa lang tayo. Puno na yung blotting paper. Tingnan nyo. One side. Tapos tumagos na nga siya, eh. Naramdaman ko na dito, oh. Sige, sa kabilang side. Oh, pero in fairness, parang hindi ganun. Yung side talaga ng glowy skin tint. Oh, ito hindi masyado, guys. Oh, tapos na. Tanggal ko na yung oil. Oh, ito yung sa side ng glowy skin tint. Oh, you do the math. Yung glowy skin tint talaga sobrang oily. So, I won't recommend this sa mga oily skin. Tapusin na natin tong review na to. It's now 8:08. Okay pa to, eh. Pero ito, para sa oily skin ko, it's a no. So, sobrang hard pass talaga dito. Tama nga yung sinabi ko kanina, sobrang hard pass talaga. So, nakita niyo naman. Feeling ko hindi ko na kailangan pang explain, eh, no? Parang alam niyo na kung bakit. Kasi, nakikita naman sa face ko. And, unfortunately, yung powdered lip matte, tumatagal naman siya, in fairness. Tumatagal naman siya. Yun nga lang, nagbe-bleed siya. Ayun, oh. Naka-mask kasi ako kanina. Ayun, no? So, hindi siya definitely kiss-proof sa akin. Kasi mask pa lang yung nilagay ko. Hindi pa ako nag-kiss niyan. Hopefully, hindi naman sumama ang loob ng FS sa akin. This is my honest-to-goodness review. Hopefully, next na launch nila. And of course, yung lalo na sa base, of course. Lalo na alam naman na ang FS is a local brand. And ang panahon natin ay walang pakundangan sa mga funda. Kailangan mag-step up talaga. Especially sa bases. Kasi parang this one, to be honest, okay naman siya. So very, ano pa ako, very mild pa yung kakasabi ko. Pero to be honest, there are better foundations out there na mas oily skin friendly and mas okay yung coverage. Unfortunately, hindi siya nag-work sa aking oily skin. Nag-work naman. Ito talaga hindi. Nag-work naman to and I can still make this work. Oo. So, para sa akin, marerecommend ko pa rin to, especially sa mga naghahanap ng sheer coverage na foundation and plus, meron siyang skincare benefits, meron siyang hyaluronic acid, may niacinamide, may pearl extract, at may SPF na rin siya. Pero I would recommend na mag-SPF ka pa rin na hiwalay, ha? Para sure. Pero yun lang ang masasabi ko for the products na I've tried today. Sana step up sila sa shades, no? Kasi very common na yung mga shades na swatch ko kanina. And
That's it. So, ayun lang naman. Hopefully, hindi masamain itong review ko kasi I'm trying my best na masubukan talaga siya. And me having, eto na kasi yung, eto na yung kabuhayan ko, yung talaga nagtetest ng produkto. So, I've tried a lot and FS, I'm sure may niluluto pa kayo dyan na something better. So, ayun lang ang may iwan ko for today. Thank you so much for watching. Kung meron kayong request, feel free to comment down below. And I'll be happy to test that out. If ever you're eyeing FS, may mga brand na hit or miss talaga yung products. Walang certain na isang brand na, ay, ito the best lahat ng produkto. Meron talagang hindi okay, especially sa oily skin. Meron din namang hit na hit talaga. Ang haba na yata ng outro ko. Okay, good night. Okay guys, thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo itong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and turn on the notification bell para laging ka updated every time na Megatron tayong bagong review. And I will see you again on my next one. Bye guys! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never